Hello guys, good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako'y maaga ligo kaya tinapanan ko yung mga prayer. So kailangan ko ng jeep dahil doon ako sa Alamin Trust Gym. Mostly mag-aten ng Jumaat prayer. Hindi naman pa-traffic ngayon. Hindi rin mainit. Kaya ito. Ito ang aking kasulutan guys. Bagong paligo. Bagong laba ang mga damit. Kahit hindi bago. Pati pantalon. Malinis ang iyong katawan. Malinis ang iyong pag-isipan, kalooban. Wala kang sama ng loob pagpunta mo sa masjid. O sa Jumaat prayer. Nag-uplit ang mga problema para maging malinis at karapat-dapat ka sa iyong mga kahilingan pagdarasal sa araw ng Juma. So guys, kapababa ko lang ng jeep at lakarin ko na lang pupunta sa aming mosque. Malapit lang ito sa Alamin Trust Gym. Ito yung Alamin Trust Gym guys. Kaya lakad lang kong konti. Dito na ako papasok sa aming mosque. Ayan guys. See you. Ayan ang aming mosque guys. A few moments later. Lalabas ka namin sa aming mga prayer. Okay. Marami ng kumakainan. Nang tanghalian. So tatawid lang ako guys. Ito yung aking pagkain guys. One rice. Binata ang gulay na may hinimay na isda at saka sage. A few moments later. Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Okay, katatapos lang kumain. Dito lang sa paglabas ko ng mosque, sa umatin ako yung mga prayer. Pagtawid ko lang, dito lang sa malapit. May kainan doon na nagsaserve. Maraming mga gulay, isda, may iba't ibang mga ulam. Pero one rice lang ang binili ko at saka ginataang halo-halong gulay na may hinimay na isda. Saka isang sagi. So yun lang aking tanglayan guys. Kasi nga nag-reduce ako dahil nga yun ang payo sa akin ng doktor. One rice a day lang, kumare. Dahil bumigat na naman tayo guys. Lumaki ang ating katawan, lumaki ang mga balikat. Dahil nga kumpleto tulog. Tapos nagbabitamins pa ako. Hindi may iwasan na gaganda ang iyong pakiramdam. Kompleto tulog, may vitamins pa. Nag-apply pa ako guys kahapon na isang BPO company. At hinihintay ko ngayon tawag. Wala naman tawag. Kanina paglabas ko si galing mosque, may email galing sa kumpanya na in-applyan ko kahapon. Daming paliwanag, daming sinasabi. Hindi naman sabihin diretso na hindi ako pumasa talaga. O di lang ako kailangan. So, sa madaling salita guys, nag-message sa akin na hindi ako natanggap sa kanilang kumpanya. So, no hard feelings, wala tayong magawa talaga ganun eh. Ayaw niya sa atin eh. So, ang aking gagawin ngayon, maghanap na lang ng ibang kumpanya na tatanggap sa atin. Madami pa naman dito sa Davao City guys. At meron akong applyan, yung malapit lang. Marami sa akin nag-email, nag-i-inform na gusto mag-apply ako sa kanila. Layo kasi sa akin tirahan. Makatrabaho nga ako, layo naman, lugi sa pamasa eh. Pagod lang ako, di ba? May nag-recommenda ka sa akin, dating empleyado sa doon sa dating kumpanya. O dating ang kumpanya yon ang kinin-applyan kahapon. I'm not mentioning the name. At nirecommenda niya ako dahil nag-hiring nga. At saka, pang-araw, ang account na yon. Tapos Tagalog account pa. Pwede ako doon, Tagalog ako, di ba? Tagalog speaking. Kaya nilagay ko na lang doon, any position available that fit my qualification. Alam niyo pa sinabi doon eh. Impreso sila sa aking experience kasi mahabang experience ko lalo sa abroad OFW versus Filipino workers. Daming haba, ang haba, dalawang page. Kasi usually karamihan paiksi lang, qualifications not fit for their looking for, mga ganun. Diyan ang habang explanation. Pero maganda, natuwa naman ako sa explanation nila. Kaya pagbigyan natin dun sa mga nangailangan talagang trabaho. Pa naman eh, pwedeng-pwede pa naman eh. May isang interview pa ako kay Mr. Chito Samantina. Sir, ready na ako kung kailan mo ako gustong interview. Wag lang sa kwarto ko kasi, ang liit ng kwarto ko sir. At alam mo yung kwarto ko, baka sa isang tripod din magkasya kasi
pag nag-shooting yung Sir Chito, tatlong kamera gamit niya, tatlong tripod. Hindi magkasya, Sir, kahit isang tripod sa atin ilagay yun. Sa ibabaw ng kama pwede, pero mag-alog-alog yun. Saan tayo upo? Baka ang mukha natin, gano'n na lang, mata na lang nakikita. Yung kasing pag-interview sa akin ni Sir Chito doon sa kanyang programang Design Show, chit-chat ato ni. Natapos ang shooting namin, sinabihan ako kung pwede akong ma-interview doon sa aking kwarto. Sabi ko, Sir, huwag nalang, Sir. Baka tumulog ang luha ng mga panood sa aking tinitirhan. Tama na yung ikininto ko sa iyo na maliit ang aking kwarto. Tama lang makalapat ng aking likod. Tama lang paggalaw-galaw ako. Wala akong masyadong gamit, kundi electric fan lang, aking computer, sa kainita ng tubig. Wala akong kaldero, platong malalaki o ano pa man dyan. Isang mag na bigay sa akin ng gobyerno dito sa mga senior citizen dito sa Davao City, nung bago pa ako dito sa Davao City. Oh. Yun lang ako mayroon. Wala akong plato, guys. Meron akong maliit na plato, yung plastic. Nilagyan ko ng pansit pag bumili ako ng pansit doon sa kanto kasi sarap ang pansit nila doon. Kaya pa lamang ako sa tinapay. Yun lang ang aking tanging plato na nandun. Tsaka yung bowl. Pag minsan nag-noodles yung kung nilalagay. Tsaka isang platito na babasagin din. Rubira ako nagagamit. Kasi hindi naman ako masanong nag-noodles. Kamayan lang, kapilan talaga. Tinapay. Tira lang ako kanakain sa kwarto. Almusal, daling araw. So, yun guys. Yun lang ang gamit ko sa kwarto. Kaya sabi ko kay Sir Chito, baka sa ibang bahay na lang pwede. Kaya nga pumunta akong Toril, di ba? Sabi ko pag tinanong ako ulit ni Sir Chito tungkol sa interview, doon ko dadali sa Toril. Doon ko sa dadali sa Toril doon sa aking mga pamangkin dahil maluwag-luwag doon eh. Kasi yung tatlong ano niya, tatlong tripod, tatlong kamera kasi pag ginagamit pag nag-shoot si Sir Chito, panagundak na interview. Isa sa gilid, left side, sa right side, at saka sa front. Back up na yung mobile. Mayroon siyang back up na mo. Parang kay Lloyd. Si Lloyd ganun eh. May mga kamera na lahat ang angle. Tapos may back up ang mobile na magalaw-galaw. Yung kuha ko doon sa aking vlogs. O, ang kumuha noon yung kanyang mga assistant doon. Habang in-interview ako, ginagamit yung aking mobile. Kabigyan ni Lloyd nga itong iPhone. Kinukunan ako every 3 minutes. 2 to 3 minutes ganyan. Ano mga segment. Instruction din yun ni Sir Chito. Saka bili pa ko kay Sir Chito. Dahil organize yung kanyang mga ginagawa, instruction sa mga tauhan niya. Saka mabait siya. Kausap mo siya mabait. Isa siyang believer. Oh, di man kami parehas ng paniniwala, pero doon ako bumilib sa kanya dahil isa siyang believer. Yung naniwala siya. Mayroon siyang pininiwala ang Diyos. So kahit anumang religion natin, basta may pininiwaan ang Diyos, matakot tayo sa may likha. Okay na yun. Dahil nga, kumbaga sa ano, faith mo rin. Faith mo yun eh, paniniwala mo yun, diba? So Sir, pag next interview, diba sabi ko sa'yo, papaalam ko na sa may-ari ng bahay. Kasi baka magulat yung may-ari ng bahay. Pag nag-vlog nga ako, nag-video ako, paalam mo na ako sa kanila eh. Baka ayaw nila na i-video, ganun. Siyempre, sila ay ano, isang private citizen lang naman. So, ipaalam ko sa kanila pag nausap kami uli. Saka ko lang sabihin na mayroon pang pangalawang interview sa atin. At sana nga, kung mag-conduct mauli, pamayag, pilitin natin doon sa kwarto ko. Pero ano lang yun, pwede mong, yung gimbal, mayroon silang gimbal eh, pwede rin gamitin ang gimbal na siguro. Pero yung tatlong kamera, hindi magkasya guys. Isang kamera pwede. Isang ano, tripod. Sinabi ko rin doon sa mga may mag-asawa doon na sinabi ko na baka interviewin ako. Doon na lang sa kitchen banda. Pwede siguro doon. Kailangan lang ng extra ilaw. Pero pwede rin mag-araw siguro. Sabi niya, sige tayo guys, maglilinis na sila doon. At rinig, handa-handa na rin sila para makita sa channel ko. Tsaka siyempre sa channel ni Mr. Chito Samantina. So salamat Sir. Maraming salamat talaga. Nanagdagan yung aking mga views sa aking mga subscribers, followers, pati na sa Facebook ko. Ang Facebook ko pala, John Cadena, doon sa pinakasumrero ako, nangangiti ng ganito bigote. Nauna yung na-create ko, Facebook. Mayroon na kasi akong kamag-anak na John din ang pangalan, Cadena na napilido. Pareha kami ng pangalan sa Facebook. Kaya gusto ko sana i-delete yung aking pangalan. Ngunit dami ng followers, dami ng taga-subaybay at sa mga kasama ko sa Saudi Arabia, saka sa UAE, yun ang alam nila.
nagawa ako ng sarili kong account uli sa FB. Pinangalan ko doon yung aking pangalan sa pag-Islam, yung Khalid Cadena. So dalawa ang aking FB channel, yung John Cadena at saka yung Khalid Cadena. Yun yung nakaano ko bonnet. Sa Middle East na ako noon. Kulay light blue ang aking damit. Ang unang kong FB account ay John Cadena. Gusto ko sana i-shop doon yun o i-delete kasi nga may kapangalan ako, John Cadena din. Kapangalan ko rin. Kaplido ko, taga-amin din sa bari namin. So, gumawa ako ng isang FB account. Yun yung Khalid Cadena. So, either both those active right now. O mamili na kayo kung saan kayo papalo doon. O kayong dalawang FB ano ko. Ipapalo nyo guys. Makikita nyo may mukha ako. Yung sa Khalid Cadena, yung nakabonet ako ng itim. Doon sa John Cadena, yung nakasombrero naman ako ng ano, pin shop. Pero di ganang kita yung pin shop. Nakano lang, dito lang. So, ganun guys. So, salamat sa nag-follow sa akin. Nagsubaybay, nag-views. Naway sortihan kayo lahat guys. Lagi mong pinapalangin. Nabigyan kayo ng maganda at mais na buhay kasama na yung buong pamilya. So, ganun guys. Maraming salamat talaga kay Sir Chito. At sa Mantina din, dumami talaga ang ating mga subscribers, viewers. At masalamat ako sa nila. Kahit papaano tumaas ng konti ang aking views dito nga sa aking main channel. Kung gusto nyo rin, panoorin nyo rin ang second channel ko, John Cadena TV, at saka mayroon pang isa, Big Time World TV. Kasi bala kong isiparate yung mga martial art ko at saka yung pagkukover ko ng anta at saka iba ko pang talent. Gusto kong gumawa pa ng mga tutorial, ganyan. So, pero i-highlight ko dito sa main channel ko. So, ganun guys. So, gusto ko lang i-shout out guys si JB Lee. Shout out sa'yo, JB Lee. Taga Cotabato City siya. So, salamat sir sa iyong pag-alok. Nabanggit mo dun sa iyong chat. Salamat, maraming salamat talaga. Ay, umulan na masinso pa ang inyong tindahan o hardware na meron kayo. Naalala ko lang yung amo ko sa Olongapo City. Talagang lakas ang kanilang kita dun sa hardware nila. Kasi all around sila, mayroon silang gravel ansan, nagsusupply sila ng mga lahat ng mga gamit o mga ginagamit sa magkawa ng building bahay. Sa kanila kumukuha lahat yung mga maraming contact na engineers eh. Tsaka mga architect. So ganun guys. So kaya maganda ang hardware kasi nga marami ngayon nagpapagawa ng bahay lalo ni mga OFW. So shout out ulit JB Lee. Ayan, sinatag kita ha. Shout out din kay Aileen ni Pumusino, lagi nagbablog yun. Uwi na rin ako sa Cavite. Hindi na alam na dito ako sa Davao City. Nandito kasi ako, ma'am, bata pa ito eh. Nag-aaral pa ito. Nandito ako ngayon sa Davao City. So, malayo ako sa Maynila. Gusto ko dito talagang tumira. Kasi nga, safe ang lugar namin dito. Isa sa mga safe city sa Southeast Asia. Wala ka makita dito ang hablot, ang isnat, ang durokot. Kung meron man, hindi masyadong vulgar ka nga. Siyempre, may iwasan yung mga pasaway talaga eh. Hindi ka tulad sa Maynila talaga. Hindi makukontrol ang Maynila. Dito, kontrolado dito. Tsaka, siyempre, ginagalang yung mahala dito sa gobyerno. Kasi kung may paggalang ka sa gobyerno, matakot kang gumawa ng mga kalukuhan o kasamaan. Kung meron ka ba ang pag-iisip na gumawa, eh, maiiwasan dahil nga kumbaga sa ano eh ang mga nanungkulan dito eh nanungkulan talaga ng totoo talaga sa gobyerno. Hindi ko naman sinabi na hindi kayo nanungkulan dyan sa Maynila na maayos. Tinigyan na lang natin yung nandiyan pa ako sa Maynila nung drive ako, diba? Ang daming nasa kalye, hindi mo naman pinapalinis yung kotse mo, lilinisan agad. Kaya malayo pa lang kung sinyas ka na, huwag kang magpalinis. Dahil di natin alam yung anong tubig yung ginamit na panglinis, yung sabon yung ginamit ng panlinis eh. Tapos yung marami diyang nagpapalimos, bawal yun eh. Bawal na bawal yun. Magpapalimos ka, kaya dumami ang nagpapalimos sa Maynila eh. Lapit kayo sa DSWD, gusto nyo magpapalimos, doon kayo lumapit. Sila ang may karapatang tumulong sa inyo talaga. Mayroon naman nagbibigay, para may iwasan yun, huwag na kayo magbigay. Gayahin yung Middle East, walang nagpapalimos doon kasi walang bibigay. Nahuli doon ang nabibigay. Dito may ordinansa, alatang paklatsambahan kayo, nahuli talaga kayo. Nahuli ang mga nagbibigay guys.
ng limos. So, yun ang mga hindi ma-ano talaga sa Manila. Hindi ma-implement talaga. Maraming nagkakalat sa kalye. Ano dapat talaga masuk po yan. Gusto lang isa to ulit si Ronel Rubio na nasa Amerika ngayon. Sir, napanood ko yung short reels mo doon sa FB. O, ingat sir sa pagdadrive mo dyan sa Amerika. Naway maging maganda, maayos ang pagpunta mo dyan. Naway maging maganda at maayos ang buhay kasama na yung pamilya. Siyempre sa aking mga pamangkin, shout out ko lagi. Mapamangin sa Laguna, Bachi Anori, at saka si Besi Anori. Shout out ko rin ang lahat ng mga mapamangkin ko sa Southern Leyte, Randy, Besi, Brenda, Diluta family. Lahat ng mga Constantino family. Pamilya ng aking nanay dyan. Saka sa pamilya ng tatay ko, mga kadina family. Dyan sa aming barangay, sa Parepato. At siyempre, yung kaklasiko ng barangay chairman dyan, tatlong business na siya na halal as barangay chairman. Shout out sa'yo, Maki, Makaw ang tawag sa kanya. So, ibig sabihin, maganda ang kanyang panunungkulan kaya ng katatlong term sa dyan. Siyempre, sa mga officialis. Ang aking pamangin dyan, si Randy, naging ano siya ngayon, official ng barangay. So, pagkikihan mo, Randy, ha? Yung mga hindi pa nakakalam, nung ako'y bata pa, ako'y naging iskit chairman dyan sa lugar natin. At nung kapanahonan ko kasi, hilig ako sa basketball kaya napaganda ko naman kahit papano yung aming basketball court. Kalating alang, yung kalati, hati kami ng barangay captain at saka yung aming samahan sa batang barangay, mga ko pa naging kabatang barangay chairman, yung hati namin kalahati sa amin, kalahati sa barangay. Noong araw ha, pero nagiba na ano na yun ha, siyempre tagal na ng panahon. Binago na yun, maganda ng basketballan doon, covered court na talaga. Mga sinundan noon, ng barangay captain ang nagpagawa. Si mga mahihilig nga ng basketball mga tao dyan sa aming barangay. So sana naman ngayon eh hindi pa rin mawaglit o mawala ang pagkahilig ng mga kabataan dyan sa sport. Kasi ang sport isang pamaraan para hindi ka maligaw sa lipunan. Isang paraan para maging sports ka sa bawat kapwa o sa bawat isa sa atin na mamamayan. Maiwasan mo ang mga masamang elemento pag mahilig ka sa sports. Pero ako nakausap dun pag uwi ko eh. Kasi umaten ako ng ano yung pamangkin ko, nag-kandidato ng ano nga, nag-gawad. Nagsasalita sila isa-isa. Umaten ako, hindi ko lang binidyo kasi bawal eh. So may nag-ano sa akin, nag-refer kung pwede daw ako magturo doon sa mga kabataan para magkaroon ng ano nga, hilig yung mga bata doon sa paglalaro ng martial art. Kasi basketball lang talaga ang hilig na doon. So why not? Uwi akadwitit, makaroon ako ng pakakataong magturo. Siyempre, lugar ko to eh. Nagturo ako noon, may mga bata akong tinuruan dyan. Isa yon yung naging Marines. Si Aba Kabeg. Marami kong tinuruan dyan. So, ganun guys. Pag ano natin, ipagpatuloy natin ang paghilig sa sport. Lalo na yung basketball, martial art. Ang ating original martial art eh, Arnis. Yan ang ating panatiliin na hindi mawala kasi yan ang number one sport natin na originally galing talaga sa atin yung arnis, stick fighting, panahon pa ng mga katsila. So, ganun guys. So, shout out lahat ng mga kamag-anak ko dyan sa Leyte, sa mga kamag-anak ko dito sa Turil, lahat ng aking mga angka na side, aking ama sa Baragusan, diyan sa Pindasan, sana hindi kayo naapektuhan masyado diyan sa nangyaring pagbaha. Kalalayan ng kapatid sa Laguna na may mga landslide dito, baha at saka yung mga tabunan nga. Malayo ako doon at ima, kamag-alala. Dito ako sa Davao City. So dito naman ay puro simento dito ang mga lugar na pinupuntahan ko. Wala na ditong pulubundukin. So malayo ako doon, kamag-alala. Hindi ako nakapag-vlog doon, game. Hindi ako pumunta sa mga lugar na yon. Manood na lang kayo sa ibang mga vloggers. Hindi ako nag-cover guys, gusto ko mag-cover na naktuhan ko talaga. Marami kong kamag-anak pero hindi ko pa napakitaan guys. Shout out sa inyo at mag-ingat kayo, sana hindi kayo napektuhan doon sa mga gumuhong lupa, pagbaha. Kung napektuhan man kayo, naway natulungan kayo ng gobyerno at alam ko din man tayo pinabayaan dito sa Mindanao. Gusto nyong magpa-shoutout guys, comment below para shoutout ko dito sa akin channel. So ngayon guys, pupunta man ako ng unit up kasi meron kong titinan doon. So guys, uwi na ako guys dahil mukhang uulan. Hello? Baka mabuta ng ulan. So, ilang mga vlog ko sa sunod na ito. Nanasayang kayo mag-like, mag-share at mag-subscribe sa akin channel.
John Khaled Cadena, Garon Desa Second Channel Co, John Khaled TV at Big Time World TV. Bye bye. Our love is alive, so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.